Magandang araw mga kabloggero. Ayan, ito po ulit si Kuya Bloggero at ngayon ay babasahin natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Ayan, ang gamit po nating Bible ay New Testament Pinoy Version para po mas madaling maintindihan ng mga kabataan. Alright? So, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Isang araw ng Sabbath, dumating sina Jesus sa taniman ng trigo o wheat. Nagugutom na ang mga disciples, kaya umitas sila ng wheat at kinain ang mga butil nito. Nakita to ng mga Pharisees, kaya sinabi nila kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng mga disciples mo. Mahigpit na pinagbabawal yan sa araw ng Sabbath." Sumagot si Jesus, "Hindi nyo ba nabasa yung ginawa ni David nung nagutom siya at ang mga kasama niya? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kinain nila ng mga kasama niya ang tinapay na inalay sa Diyos. Labag sa Jewish law ang ginawa nila kasi mga priest lang ang pwedeng kumain nun. Hindi nyo rin ba nabasa sa law ni Moses na tuwing araw ng Sabbath, nilalabag ng mga priest ang Sabbath law? Dahil nagtatrabaho sila sa temple, pero hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, merong isa dito na mas importante pa kesa sa temple. Sinasabi sa scribe, imbes na magandog kayo sa akin, mas gusto kong maging mawain kayo sa iba. Kung alam nyo ang ibig sabihin nito, hindi nyo uhusgahan ang walang kasalanan, dahil ang Son of Man ay Panginoon ng Sabat." Ayan. So, kayo po ba nakapagsimba? Nagsisimba po ba kayo during Sundays? Nowadays, kasi during pandemic, karamihan sa atin nagsisimba na lang sa bahay. Alam nyo, ako personally, mas gusto ko nagsisimba sa loob ng simbahan. Kasi mas feel ko na intimate yung relationship namin ni God. Lalo na pag na-receive ko yung Holy Communion, yung Body of Christ. Ayan. And then, paglabas ko minsan ng simbahan, minsan mayayaya ako uminom. Minsan maglalakad siya muna ako, punta ako sa mall. Ayan, manunod ng sine bago umuwi. Or gagawa ng medyo konting kalokohan. Siguro kung may isip, I don't know. Pero ang punto dito, merong ibang tao na nagsasabi, "Simba ka ng simba, hindi ka naman nagbabago." O kaya magbibigay ako ng pera, wala na ako pera. Kunwari, bibigay ako ng 5 piso. O kaya piso sa yung tuwing offertory. Yan, bibigay ako, ping. Tapos makakarinig ka naman, "Ano ba yan? Piso lang yung inambag." Yung mga ganun. Maraming taong nanguhusga. Maraming taong nanguhusga. At karamihan sa mga nanguhusga na yun, either kapamilya mo, kaibigan mo, o kasama mo sa simbahan. And you cannot escape people who are judgmental. At ang masama dito, ang masakit dito, lumalapit ka na nga kay Lord, tinatry mo kasi maging mabuti, pero hinuhusgahan ka. And pag nahusgahan ka, mawawalan ka ng gana eh. There was one story na hindi ko alam kung narinig nyo na. May isang tao, nagsimba. Okay, nagsimba. Lalaki. Tumunog yung cellphone niya. Habang nagmimisa. Ano pa yun? Hindi pa uso yung mga Android, kaya yung mga ganun na ganun kaingay na palakas na palakas. Ayan, syempre tinginan yung mga tao sa kanya. Tapos yung wife niya sa yung anak niya, tinignan din siya ng masawa. Ano na nangyari? Hindi na siya bumalik dun. Hindi na siya nagsimba, nakasama yung family niya. And then one time, may problema siya sa trabaho. Bago siya umuwi, uminom muna siya, gusto niya mag-unwind eh. Nabasag niya yung glass. Nabasag niya yung baso. Nag-sorry siya. Tapos sabi nung waitress saka nung bartender, "Okay lang yan sir, lahat naman tayo nagkakamali." See, sometimes unexpected yung understanding. Ang iniisip mo, ang mga makakaunawa sa yung pamilya mo, kasama mo sa simbahan, and yet they are the ones who are judging you. And then dun sa bar na yun, na iniisip mo mga judgmental dapat, at hindi sila dapat mataas yung values kasi nandun lang sila sa bar, sila yung maawain, sila yung mga matulungin, sila yung may pangunawa. Anong point nun?
sabi ni St. James the Less, kasi may St. James the Great, yung apostle. Sabi ni St. James the Less, yung nagsulat ng Gospel of James, a letter of St. James, sino ba tayo para manghusga ng tao? Kapag nahusga kasi tayo ng tao, as if we are making ourselves God. And we, if we make ourselves God, therefore, we think that God does not exist, but we are. We should not judge one another because only one true judge is existing, and that is God. And what are we going to do if we see people na nagkamali? Instead of husgahan natin yung tao, pwede siguro husgahan natin na mali yung ginawa niya, but not the person himself or herself, kasi we cannot judge one person unless we put ourselves or we experience the same situation that he has. Brothers and sisters, mga kabugero, simple lang to. Ang gusto lang ng gospel sa atin, sa halip ng manghusga tayo, we give mercy. Ayan. So we use our mind, we use our heart, and we use our understanding and wisdom to show mercy. We need the love of God to show mercy and love to other people. Maraming maraming pong salamat sa pakikinig at panonood. Shoutout po kay Kuya Freddy, ang guard namin na suking-suki ko dito. At saka po kay Sir Fred, Sir Benji Batifora. Ayan, shoutout po sa inyo. Of course, sa aking mga kaibigan sa Feast, sa Feast Ortigas Galleria. Ayan, if you like this video, kindly share and subscribe to my channel. And of course, if you want to be to hear more like this, yung mas magaling pa sa akin, I am inviting you to attend the Feast Worship Talk and Worship. Meron po tayong available on Facebook. And of course, Feast Ortigas Galleria Saturday, meron tayong anticipated mass and talk and worship after the mass. Ayan. Sana po magkita-kita tayo doon once again. Ako po si Kuya Bugero at ako ang brother po. God bless you. Bye.